papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan ng naroon, umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Simulan na po natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin na natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Pakinggan ninyo, mga taga-Israel, itong sinabi ng Panginoon. Pinatnubayan kong palabas sa Ehipto ang inyong lahi sa lahat ng bansa sa ilalim, sa ibabaw ng lupa, kayo lamang ang aking itinangi at inalagaan. Kaya't parurusahan ko kayo dahil sa inyong mga kasalanan. Maaari bang magsama sa paglalakbay ang dalawang tao kung di muna sila magtipan? Uungal ba ang leon sa kagubatan malibang makatagpo siya ng biktima? Aatungal ba ang batang leon sa loob ng yunib kung wala siyang nahuling anuman? Mabibitag ba ang isang ibon kung walang pain? Iigkas ba ang bitag kung walang huli? Maaari bang di sakmali ng takot ang mga mamamayan kapag hinipan ng bantay lunsod ang trompeta? Mangyayari ba ang isang lunsod, ang isang kahindik-hindik na bagay, malibang ito'y itulot ng Panginoon? Tunay na ang Panginoon ay di gumagawa ng anumang bagay na di ipinababatid ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, ang mga propeta. Pag-ungal ng leon,
Maaari bang hindi ka matakot? Kapag nagsalita ang Panginoon, mapipigilan mo bang ipahayag ang kanyang sinabi? Pinuksa ko ang ilan sa inyong lungsod tulad ng aking ginawa sa Sodoma at Gomora. Kayo'y parang nagdiringas na kahoy na inagaw sa apoy. Ngunit ayaw pa rin kayong manumbalik sa akin, sumbat pa ng Panginoon. Kaya mga taga-Israel, humanda kayo sa di mapipigil na paghuhukom ng inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay, di mo kalulugdan. Ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Dahilan sa iyong tanging pagmamahal, ako ay dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Poon, ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwi na. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising, "Panginoon, tulungan ninyo kami." Sabi nila, "Lulubog na tayo." At sinabi niya sa kanila, "Ano't kayo'y natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo." Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, "Anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
Habang pinagninilayan ko po ang ating ebanghelyo ngayong araw na ito, natanong ko sa aking sarili at maaring gusto ko din itong itanong sa inyo. Bakit nga ba kapag tayo ay nakakaranas ng problema, mga suliranin sa buhay, mga pagsubok sa buhay, kadalasan sa atin napanghihinaan ng loob, sumusuko at nawawala ng pag-asa. Pero nagdadasal naman tayo. Pero nagsisimba naman tayo bago ang isang problema sa buhay natin. Pero isang deboto naman tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno. E bakit nga ba sa tuwing may problema tayo, hindi naman karamihan sa atin, ay nawawalan tayo ng pag-asa, sumusuko tayo, nananalig naman tayo sa Diyos. Nananampalataya naman tayo sa Diyos. Nagsisimba, nagdadasal ka naman. Pero ang tanong, uulitin ko, kapag nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, problema sa buhay, ay bakit hindi natin maiwasan na naduduwag tayo? Hindi natin maiwasan na napanghihinaan tayo ng loob? Hindi natin maiwasan na nawawalan tayo ng pag-asa? At hindi natin naiwasan na kung minsan ay biniblame natin ang Diyos, no? Sinasabihan natin ng Diyos, bakit ba, Panginoon, ay nararanasan ko ang ganitong pagsubok sa buhay? Bakit ko po ba yan natanong? Kasi hindi po yan malayo sa karanasan ng mga apostoles sa ating ebanghelyo ngayon. Ang ating mga apostoles, ang mga alagad ni Kristo, kagaya natin, ay hindi exempted sa mga pagsubok sa buhay, sa mga suliranin sa buhay, sa problema. Sapagkat sa ating ebanghelyo ngayon, ay kanilang sinubok ang kanilang pananampalataya, sinubok ang kanilang pananalig. Kasama na nga nila si Jesus, natakot pa sila. Si Jesus nakasakay sa bangka, pero natakot pa rin sila. No? Si Jesus nakasakay, kasama nila sa bangka, pero nag-aalinlangan pa rin sila na malampasan nila ang unos at bagyo na kanilang naranasan. Sa madaling salita, sa gitna ng pagsubok na kanilang naranasan, ay nawalan sila ng pag-asa, natakot sila. Pero kasama nila si Jesus, nakasakay sa kanilang bangka. Ganun din tayo, sabi ko nga sa inyo, bakit nga ba? Alam naman natin na meron tayong pananampalataya. Alam naman natin na meron tayong pananalig. At alam naman natin na kasama natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. E bakit nga ba kapag tayo ay nakakaranas ng problema, hindi natin maiwasan na naduduwag tayo? Hindi natin maiwasan na nawawalan tayo ng pag-asa? Hindi natin maiwasan na sumusuko tayo at natatakot tayo sa gitna ng suliranin sa buhay? Na alam naman natin na nagdadasal tayo, alam naman natin na nagsisimba tayo, at alam naman natin na paulit-paulit na sinabi nito siguro sa atin marahil nakasama natin ng Diyos. Marahil may kulang sa atin. Marahil may kulang sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. At marahil, higit sa lahat, nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo na sa tuwing may problema at pagsubok sa buhay, nakakalimot tayo na kasama natin ang Diyos. Nakakalimot tayo na may binigay na biyaya ang Diyos sa atin. At yun yung pananampalataya, pananalig at pag-asa. Nakakalimot tayo na kasama natin ang Diyos at hindi niya tayo pababayaan sa tuwing may problema at pagsubok
na mangyari sa ating buhay. Diba? Yan marahil ang nakakalimutan natin. Marahil nakakalimutan natin na kasama natin ang ating Panginoon. Marahil nakakalimutan natin na may binigay siyang regalo sa atin, biyaya sa atin, grasya na binigay sa atin, at yan yung pananalig at pananampalataya. Kaya nga sa Ebanghelyo, tinanong ulit ng ating Panginoong Hesus, ang mahal na pong Hesus Nazareno, ang kaniyang mga alagad. Sabi niya, bakit kayo natatakot? Ang liit naman ng pananampalataya ninyo. Ang liit naman ng pananalig ninyo. Ang liit naman ng inyong pag-asa na mga susuliranin sa buhay na kaya ninyong malampasan niyan. Kaya tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad kasi biniyaan sila ng pag-asa, biniyaan sila ng pananalig at pananampalataya, ngunit nakalimot sila sa panahon ng matinding pagsubok at problema at takot nila sa buhay. Ulit, hindi din malayo ang karanasan natin sa mga alagad at mga apostoles ni Jesus. Sa tuwing nagkakaproblema tayo at may matinding pagsubok na naranasan tayo sa buhay, nakakalimot tayo. Nakakalimot tayo na kasama natin ng Diyos. Nakakalimot tayo na tinaniman niya tayo at binigyan niya tayo ng biyaya, grasya. At yun yung biyaya ng pananampalataya at pag-asa at pananalig sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa tuwing nakakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, huwag na sana nating kalimutan na kaya natin itong malampasan. Na kaya natin itong malampasan sapagkat kasama natin ang Diyos. Problema lang yan. Maliit lang yan. Pero mas malaki ang biyaya na binigay sa atin ng Diyos. At yan yung biyaya ng pananampalataya, biyaya ng pananalig, at biyaya na magtiwala sa Kanya. Huwag sana tayong makalimot. Pinapaalanan tayo ni Jesus. Hindi maliit ang pananampalataya natin sapagkat nagdadasal naman tayo sa Kanya. Sapagkat nagsisimba naman tayo. Sapagkat deboto naman tayo ng mahal na poong Jesus Nazareno. Hindi maliit ang ating pananampalataya. Nakakalimot lang tayo. Nakakalimot lang tayo na kasama natin si Jesus, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo pong lahat at ipagpatuloy natin ang banal na misa sa panalangin ng bayan. Minamahal kong mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging ang hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo ng may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya higit sa lahat ng kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya,
naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihang magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ama sa langit, patatagin nawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos. At magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Pinagbibigyan mong ito ay aming maihayag kahit na ito ay walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri niya'y aming nakikinabang ay kami rin ang iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot
sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco ang aming Santo Papa at ni Jose na aming arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Nina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa puso kong umiibig, walang nananaig, kundi iyong pananalig. Sa sintang iniibig, hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Bawat tao'y nalulumbay at di mapanagay hanggat hindi nahihimlay sa puso mong dalisay. Hindi ka man masilayan at init mo'y maglaho ng tuluyan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Hindi ka man masilayan at init mo'y
maglaho ng tulungan, pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga ministry, ang mga may sakit o may karamdaman sa ating Healing Mass and Service sa darating na July 4, 2024, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Mabibili pa rin po ang official na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklot sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong Nazareno. Salamat sa Diyos. Vuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.